Hindi naman natin mapagkakaila na ang tao ay nagbabago ang isip at mukha ngang etong si Joe Lacob ay kasama na rin doon, owner ng Golden State Warriors mga idol. Ngayon nga, sa recent interview niya kasama ang kanyang player na si Andre Iguodala ay ito ang kanyang naging pahayag. Ang katotohanan nga daw talaga, ang nais niya lamang ay manalo ng championships, win-win championships. Yun lamang daw ang kanyang pakialam at wala nang iba pa. Naging maganda na nga daw ang kanilang umpisa sa franchise, 4 championships in 8 years at 6 finals appearances in 12 years. Gusto niya nga daw kasi gayahin ang isa pang owner na si Jerry Buss na owner ng Lakers dati, 33 years na ownership sa Lakers, 16 finals appearances. Yan nga daw ang goal ni Joe Lacob na alam niyang mahirap gawin. Pero susubukan daw nila na gawin yung kagaya ng ginawa ng Lakers at nila Jerry Buss. Yun lamang daw ang kanyang goal. Itong team ng Golden State Warriors ay isang maging great team. Yan nga mga idol ang kanyang parang nagbagong pahayag tungkol nga dito sa sitwasyon ng Golden State Warriors. Nung nakaraan ay parang pinapalabas niya nga na hindi niya nga daw itetrade ang kanyang mga young players dahil gusto niya nga mag-continue na mag-compete for a long time. Pero ngayon mga idol, sa unang sentence pa lang ng kanyang pahayag, ang sabi niya, ang nais niya lamang ay manalo ng championship, wala na siyang paki sa iba. Parang nag-hint na nga daw ito mga idol, ayon sa mga Golden State Warriors fans na open itong si Joe Lacob na ibalik itong si Kevin Durant sa team ng Golden State Warriors. Payag nga ng ibang mga Warriors fans, this answer sure sounds like we would trade for KD if it was really possible. Ang iba naman mga idol sinabi, I hate to be this guy but this sounds like KD might be on his way back to Golden State for real. At isa pa sinabi na tell him trade for KD if he wants 4 more rings. Kaya naman mga idol, mahirap mang tanggapin para sa mga Warriors fans na again sa pagbalik ni Kevin Durant ay mukhang may posibilidad itong mangyari. Parang nagpapahiwatig na nga kasi itong si Joe Lacob na open siya sa pagbabalik ni Kevin Durant. Pero kayo mga idol, ano ba ang nakikita nyo dito sa payag ni Joe Lacob? Sa tingin nyo ba open nga siya sa pagbalik ni Kevin Durant? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon. At pag-usapan naman natin, eto nga si James Harden, mukha nga revenge season para nga sa kanya next year. Dahil mga idol, sinabi niya nga sa payag, I'm taking this summer as an opportunity to make sure that I get back to the elite level that I know I can be and that I will be at. Mukha nga hindi na rin ipinagkaila na ito ni James Harden na this past 2 seasons ay parang nag-i-struggle nga siya, parang nag-i-slow down na siya. Pero ngayon mga idol, siguradong ang mga Sixers fans ay matutuwa dito sa payag ni James Harden. At pag-usapan naman natin mga idol ang naging pag-uusap na itong Jazz at Knicks patungkol nga sa Donovan Mitchell trade. Close na nga daw sila mga idol sa isang deal, kaso ang team ng New York Knicks ay nag-decline. Paano ba naman kasi mga idol, grabe ang inihingi na itong team ng Utah Jazz. Gusto nga nila itong si Emmanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, tapos 6 first round picks. Kaya maiintindihan natin mga idol kung bakit napahindi itong ang team ng New York Knicks sa request na itong team ng Utah. Kahit meron silang 8 na pang trade na first round picks, ay siguradong masyadong madami nga yung 6 na yan para kay Donovan Mitchell, tapos 4 pang player. Kaya nga tingnan natin mga idol kung at the end ay magkakaroon ba ng deal itong team ng New York Knicks at ng Utah Jazz, magkakasundo ba sila? Tingnan natin yan mga idol sa mga susunod na araw at sa kanilang mga susunod na negosasyon. Si Donovan Mitchell ba ay magiging New York Knicks player? Babalik na ba siya sa kanyang hometown? Or hihinti itong team ng New York Knicks dahil sa napakalaking hingi na itong Jazz? Pero sa ngayon mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!